Ngayong Valentine's Day, nakikipag-sabayan sa mga in love ang mga team sawi. Babala naman ang isang cardiologist ang pagiging heartbroken pwedeng mauwi sa totoong sakit sa puso. May report si Jam Sisante Kaiko. Wala ka rin bang kadate ngayong Valentine's Day? Sige na ba! Don't worry, kasama ninyo ang lalaking ito na third wheel sa magkasintahang nasa likod niya. Pero hashtag strong si kuya at poker face lang sa lambingan ng dalawa. Ang lalaking ito naman, mukhang olas ni ngayong araw ng mga puso dahil ang kanyang kanta, pang bitter. Malalanta ang mga bulak-tulak, dadamihan ang ginik ng rosas. Walang magsasayang sa Feb 14, walang magsasayang sa Feb 14. Diretso na agad sa Feb 15, o pebrero sa kalendaryo alis. Tila hindi lang siya ang kontra sa Valentine's dahil ang lalaking ito, literal, tinanggal ang petsang 14 sa kalendaryo. Yung! Ha! Na ng 14! Ha! 15 agad! Kung may ibang idinaan sa pagpapatawa ang pagiging sawi, may ilang dinibdib daw ito ng todo. Una na akong ganang kumain, ayaw ko na kumasap ng tao. Parang hindi na ako nakakapag-move on talaga. Minsan nga hindi na ako makakain, yung ganun sa sobrang sikip ng dibdib. Ayon sa isang cardiologist, may mga pagkakataon talaga na ang pagiging broken-hearted nagiging aktwal na sakit sa puso. Ito ang takotsubo cardiomyopathy o broken heart syndrome. Isa siyang transient na abnormality sa puso na parang heart attack na nagkakaroon ng mga yung ibang parte ng puso humihina. Okay? Tapos yung pattern ng paghina niya, yung puso ang nagkakaroon ng particular na itsura. Yung itsura niya parang yung Japanese octopus. Pero kung may mga team sawi, mayroon pa rin namang kabilang sa team wagi. Sa katunayan, sa survey ng social weather stations noong last quarter ng 2018, lumabas na 51% o lampas kalahati ng mahigit 1,000 tinanong ang very happy sa kanilang love life. 36% ang nagsabing it could be happier at wala naman daw love life ang natitirang 13%. Yun nga lang, kung pagbabasihan ng survey noong 2017, bumababa ng 6% ang mga nagsabing very happy sila. 29% naman ang it could be happier. Mas mataas naman ng 1% yung mga may love life last year. Jam Sisante Kaiko, GMA News.